gentlemen, welcome to Mobile Legends! Bang bang! Bang bang! Manjinin Butters! Para dito syempre sa pinakaunang laro, tutu ang ating naging gera, Geek Fam! Laban sa Diversity Helheim, kami ay iikot muna pero mukhang nagkaroon ng balugbugan sa mid lane. First blood kaagad! Yatap! Ang Gusion dito ang unang dugo sa Cubao Araneta, Paring Terz. And they make the most out of their first rotation. And nakikita mo si Dominus, nag-stake up pa ng onti dito. Oo nga, sige pare, pakilala muna kaya natin yung mga players natin. On the side of Geek Fam, it's going to be Feeks on the carry. Sorn will be the Cho. Too Easy will be the Minotaur. Dominus as the Esmeralda. Ayon nila talaga paggawa yung trabaho natin. And here comes another skirmish. Oh, sige. What dito so, pumasok? Oh, naku po! Suntukan agad si paring Watt dito with the capital. Napaka hindi pala makuna. The damage reduction, medyo ramdam yon. Here comes the boom. Okay. Wala, wala. Boom, boom, twins. Boom, 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 twins. Wala, wala. Wala, wala. Easy lang. Alright, so makikita natin Too Easy na naman dito ang kanyang Minotaur. Si Fix ang gagamit sa kanyang signature carry. Shorn as the Joe. And at paring Dominus ang gamit ng Esmeralda dito. And Repo ang gagamit ng Tamos Quitters. For the side of Diversity, Helheim is going to be Boom on the Croc. Watt will be the Tarizla. Paragon as the Claude. Prom will be the Gushon. And Lolita, siya si Lolita, Deviant. Oh, Deviant. Okay pare, nais ko lang pag-usapan dito yung lineup between Repo and Mr. Watt with the capital. Kasi guys, mind you, may isa pang Watt na player on the other team. Pero mamaya na natin yung pag-usapan. Both of them having that fighter emblem, Kuya Terz. Sino ba ang mas masakit na spell bump dito? Terizla laban sa isang Thams. Well, para sa akin, yung Thams dito, it's more Turtle on the lane control. Okay. Well, for the side of the Terizla, you will be trying, you will be going for the fights. Yes, syempre mas gusto mong mahuli lahat doon sa iyong penalty zone. Pero eto ang nag-Shadowblade Slaughter in the mid lane, mukhang hindi nagiging effective dito sa side ng Diversity Helheim. Pinag-usapan natin kanina na gusto ng Diversity Helheim ng early game rotation. Pero ngayon walang labasag na nagaganap, kundi gusto nila yung turtle buff. And right now, they're going for the fight. Boom dito mga kaibigan, nahuli. Repo mga kaibigan, ang pinsan ni Repo, pumasok pala! Oh. Chillax lang habang si Divya na nagiging pula. Level 3 pa lang siya at siya'y mawawala na. Killing spree para dito. Bakit ganun yung para dito pangalan? Esmeralda. Oh, bakit? May Repo tayo, may Repo tayo. Eh, ganun talaga. Ganun talaga. Eh, pararamdam ko, nag-usap tong dalawang te. Kulang na lang si Tibo, Zen oh, Esports. Si Tibo. Pwede oh. Naman. Pero yun na nga, paring Terz, kidding aside, 7K gold lead para dito sa Geek Fam. And 2-0 kagad. And mind you, si Dominus dito, which actually, Kuya Terz, zero deaths din siya nung nakaraang group stages. Hindi siya namamatay dito. Having the Esmeralda on the Retribution, paring Terz, paano mo mapapatumba itong nagbibigay ng shield? One of the things na kailangan natin pasinin dito din, Kuya Manjin, is yung 3 kills na punta lahat kay Esmeralda. Ngayon? So, alam mo na, kapag sa mage na punta yan, and especially like heroes like Esmeralda, they make the most out of that. Yes. They set the tempo for the game. And once they set that, madaling nakagalaw sila Fix, pero here comes the initiation. There you go, the penalty zone, pero hindi pa lang siya padoon. Pero napakauna talaga with a 40% damage reduction. Hindi na kailangan dahil seconds kila lang sa Esmeralda ang galawan. Habang si Paragon bumabaril-baril doon sa bandang baba. Nakabawi ng bahagya ang side ng Diversity Helheim. Pero Kuya Terz, again, gusto ko lang talagang i-check si paring Dominus dito. Lahat ng galaw, ikaw na nagsabi, siya magsiset ng tempo, running in the 4-0-0, kasama pa si paring Short. Okay, yung difference nun is, Geek Fam dun, ginamit nila si Dominus, ginamit nila si Sorn para makakuha ng kill. Oo. But Diversity Helheim, apat na tao yung ginamit nila dun. So technically, there is one free hero sa mapa na nag-farm lang. Yes, actually, napag-usapan natin yung kanina na mas gusto ng Diversity Helheim yung 5-on-5 suntukan because they have the burst, they have the Blazing Duet on Paragon, they have the Cushion Shadowblade Slaughter, samaan mo pa ng Burn Emblem dito. Pero mind you guys, Fix, Shorn kaya pumatay, si Minotaur at si Esmeralda kaya din mag-takedown. Oo, pero here comes the fighter Isla going in for the knock-up. Jet PV, mga kaibigan, with the Minotaur Fury! Nahuli si Prompt na may pinakalikod! But right now, Sword with a flicker! With the way of the dragon, Nominant Blast will be thrown out! Will it be enough? No, it won't! From mga kaibigan, hinahabol ni Repo dito, and Cushion will go down! That is a team wipe for the side of Diversity Helheim! Malay nyo, malay niya, malay nating lahat! Malaysia! Wipe out ang Cambodia! Para dito! Sa first 5 minutes ng ating laro, 9-3, ladies and gentlemen, 4K gold lead. Wala nang sabi-sabi ng team fight. Kompleto na yung item ni paring Dominus. Pero ang walang pake,
ang walang may ang hindi alam kung ano nangyayari sa mundo. Sino? Fix. Si Kuya Fix. Nandun lang siya ako pa. Actually, ganito na talaga ang tunay na galaw, pare. Oh. Kasi feeling ko kapag ikaw talaga ang marksman, solo gamers ka lang eh. It's either you are the offlaner or you are the marksman. Fix. Isang resibo na lang, pare. Buo na ang kanyang ultimate item. Ang favorite item ng mga kids at kung sino-sino pa. Endless battle, ladies tama, and gentlemen. Tama doon, Kuya Manjin. And right now, favorite item din ni Doggy yan, alam ko eh. Pero tama yan. Tama talaga. Tama yan. Tama talaga. Sword going in, Jit Kundo, knock up, won't really hit anyone. Pero tignan mo ginagawa ni Shorn dito. Sinazone out yung isa, yung apat na tao dito. Wow, nakita mo yun si Shorn, nag-standing ovation. Tumayo lang mag-isa doon. Tinatoyan lang niya. Tinatoyan niya, sabi niya, hello, welcome to the Philippines. Welcome to... Pero, well, di siya Pilipino eh. Oo naman. Sakto lang. Eto, Diversity Airline, actually may bawi pa to, Ters. The penalty zone is a good combination with the Gusion Ultimate. Isang magandang hila dito at isang magandang kite from the Gusion kasi, again, 10 stacks of the, ano, of the Art of Divery can provide Gusion lots of mobility. Ay, sorry, can provide the Claude lots of mobility. Oh, but right now, Raypaul dito nahuli. Dito sa may pinakalikod. Shorn dito with the Web of the Dragon. Hindi nakapagnumin ng gas. Na-cancel niya. Bulwark is there. Cushion going in. Ang daming napato mga kaibigan. Nakakuha pa nasi na. Nakakuha pa na Calamity Reaper. But it won't really matter. Wow. Here comes the cleanup. Esmeralda mga kaibigan. Pumasok na lang siya dito. Shorn biting off more than he can chew. Dominus. Oh. Just left and right. Just using his skills. But Claude will take him down. Nakuha pa rin nila yung baba. Just like 2 minutes earlier, paring Thirst. Ganun na ganun din. Hindi lumalaban ang Geek Pam ng sama-sama puwersa. Kumbaga yung laro nila dito, united we stand, divided we still stand. Oh. Kasi kaya nilang pumalag gamit lang yung Esmeralda ni Lominus. Bakit? Terizla gusto niyang ipalapit sa kanya yung kalaban. Eh si Esmeralda, anong ba mas gusto niya? Lumapit sa kanya lahat ng kalaban. Oh my goodness, that's steel. Sino na steel? Si Mino. Nako, parang ano lang. Jumping jack niya eh. Jinam, parang ganun lang. Ganun na ganun lang din sa kubaw eh. Mo, ang taong magaling mag-jumping jack. Jackson. Malamang fit. Oh. Right now, sorry. Nahuli dito. Nabakuran pero lahat sila nag-over na bakod mga kaibigan. Deviant dito. Using the bulwark, pinaprotektahan niya sarili niya. Binabatay. Oh! Esmeralda going in. Pinato ng bulalakaw. Meet your garden. Numinum blast on 4 pero wala nang follow-up. Grabe, pero si Dominus na mumula dito. Isa pang normal ang gusto, pero double kill para kay Sean. Tapos nagkakabilihan pa ng mga item. Nagbubulwark pa doon. Si Lolita, si Paragon dito, tumatakbo sa band ng bushes. Habang si Sean, hello, Deviant. What's good? Normal. Knock up. Normal, guys. Dodging the stun. Oh my goodness, Paragon getting caught out. Way up the dragon. Nag-skateboard. Nag-skateboard pa uwi. Nag-skateboard sa kubaw. Pwede ba yun? Wala. Walang skateboard dito, pero pwede na. Fix. Actually, getting that kill. 3 heroes falling down para sa Diversity Airline, paring Thirst. Mind you, Kuya Thirst, ha, kung sinong manalo dito, ay kung sinong matalo dito, tanggal na sa ating tournament. Mahirap ang sitwasyon nila ngayon. This is the play-ins. You need to win the series to actually proceed. Oh, oh. Day number 2. Siyempre, sino ba naman ang gustong matalo, di ba? Oh, oh. Siyempre, wala naman talagang strategy na gusto mong pumunta kayo sa losing bracket. Oh. Binabati ko lahat ng mga nagko-comment. Oh, ganun na nagpa-plano daw yung isang team. Nagpa-plano daw ang isang team. Gusto nila sa lower bracket. Gusto nila, hindi po walang totoo ganun. Yan. Walang ganun. Walang ganun. Sino ba? Sinong gusto matalo? Walang gusto matalo dito. Yeah, totoo naman. Tama everyone naman. Wants to secure. Oh, naman. Yung kanilang pwesto doon sa top spot natin. Pero alright. Here comes the boom. Pero yung boom, tumatakbo. Tumatakbo yung boom. Parang ang hirap din kasi dito. Kasi, no, actually, carry can just, hindi si Kari yung type ng Kimi, hindi siya yung type ng Lunox na talagang tuloy-tuloy yung banat eh. So yung bulwark dito ni Lolita, ni Deviant, hihintayin lang din ng Diversity Helheim yan, ay ng Geek Fam yan, mawala. Anong kailangan na yung Diversity Helheim dito para manalo, paring Thirst? Tingin ko isang magandang set. Numinum Blast, Penalty Zone, sama mo pa yung Blazing Duet with 10 stacks, tapos isang magandang burst mula kay Prom. Kagaya niyan, kaso si Shorn na naman! Huwag nila hayaan si Shorn dito na gawin yung mga bagay na yan. And this is actually a nice punish if they can get it. Pero Jeff Peasy dito, just trying to go in, saving his eye. Shorn is still alive. Minowal Fury is up. He can use it. And yes, he will. Deviant dito will pay the price. You will pay the price of actually chasing down our show. Wow! Fix with a double kill. What dito? Tumakbo ko na lang. Si Shorn na naman! Hindi Shorn!
Shorn win, paring Thirst. Piruin mo, sinalo niya lahat ng damage ng Gushon, pero buhay pa din siya. Isang katiting na lang, isang one hit na lang ang buhay niya doon. At dahil doon, nakuha nila libreng Lord. Pupunta na ngayon si Lord sa mid lane, paring Thirst. Yung way na paggamit ni Shorn ng Joe, it's more on the Shun po. Na dumarating tayo sa panahon na kapag kailangan na kailangan niya at tingin niya malalockdown siya, yun lang yung time na gagamitin niya yun. The Shunpo Mechanics. The Shunpo Mechanics. The Shunpo Mechanics, ladies and gentlemen. And right now, Geek Fam trying to end the game. Eto na, Bulwark. Ipapasok na dito ang kalabas sa Smash. Pero mukhang bitin dahil si Fix from the Geek Fam family. Normal-normal lang talaga habang bilipan ang Endless Battle doon. Si Paring Tam, sabi nila, teka lang. Tori lang. Tori lang ang puhunan. Pasok ang Falling Star. Oh si Samok family. Minuglas. Tapos na ata ang galaw, Kuya Thirst. Unang dugo. Unang laro. Geek Fam taking game number one. And that is a massacre in no particular order. Diversity Helheim really wanted to fight. Pero Geek Fam, they're